We are gathered together to celebrate the solemnity of Christ the King. Na ito ang nagbibigay ng hudyat sa atin na tapos na po yung sinasabi nating liturhiya ng ating simbahan. At alam po natin sa lahat ng pagtatapos, mayroon pong bago, mayroon pong umpisa. Bago tayo pumunta sa Adviento, pagnilayan muna natin kung bakit kailangan na itanghal natin ang ating Hesus na siya ang ating tagapagligtas. Bakit natin kailangan itanghal na siya ay isang hari? Ang image po na para nating ipinapaiwanag ay isang tao na may korona. Isang tao na maganda ang kanyang pananamit gaya ng aking damit. Iba po ang pinapahiwatig kung bakit itong Hesus na ito ay hari natin. Kasi ang hari na nabasa natin sa ating Ebanghelyo ay nasa krus. Ang hari natin na nabasa natin sa ating Ebanghelyo ay tinakos sa krus na malapit ng mamatay. Ang hari natin na pinapaiwatig sa ating Ebanghelyo ay isang tao na may kasamang dalawang kriminal na parang sinasabi ng mga tao, siya rin ay isang kriminal. Ano po ba ang gawain ng hari na si Jesus? Ano ba ang kanyang buhay na napaloob dito sa ating Ebanghelyo na binasa natin sa Ebanghelyo ng San Lucas? Una, ang hari ay someone who shares his life. Ang krus ay simbolo ng open sacrifice. Lahat hindi akin, kasi lahat para sa iba. It was not something for him. It was something for others. Huwag po natin sabihin hanggang dito lang. Huwag po natin sabihin ito lang ibibigay ko. Kasi wala na pong ginawa ang ating Panginoon kundi magmahal. Wala na pong ginawa ang ating Panginoon kundi ibigay ang lahat. Siya po yung hari na hinahanap niya ang mga tao. Hinahanap niya po yung mga lugar, mga makasalanan. Yung mga lugar, yung mga tahanan na mga tao na ayaw puntahan ng ibang tao. Ang ating buhay na ito ay hindi ito ang totoong buhay. At sinasabi ng ating Hesus, sabi niya, "Today you shall be with me, not here on this earth," hindi dito sa mundong ito, kundi doon sa aking karikan. Parang sinasabi natin, ang destinasyon natin ay hindi dito. Ang kaligayahan natin ay hindi dito. Kung ano man yung gusto natin mangyari sa ating buhay, ay hindi dapat nangyayari dito. Ang kaluwalhatian, ang ating salvation, ang ating totoong buhay, ay nasa natin. Huwag po kayong kuripot. Binibigay ng lahat. Kasi alam niya, na kung ang lahat ay bibigay, ang kaligtasan ng lahat ay may bibigay sa mundo. Gusto ba nating maging hari sa mundong ito? Gusto ba natin na maging angat sa lahat? Gayahin natin ang daan, ang buhay ng hari natin. Yan ang totoong hari. Yan ang totoong buhay. Yan ang totoong kaligtasan. Yan ang totoo na magbibigay sa atin kung ano man ang gusto natin sa ating buhay. Kasamang ating hari, manirahan sa ating hari, at doon kasama natin na may buhay na walang hanggan.